Hi guys, it's me once again, Christine, and welcome back to my channel. And please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Let's watch this! Hi mga ka-network, isi-share ko lang sa inyo kung paano ako mag-prepare ng gamit kapag meron akong kliyente. So guys, ito yung checklist ko. Chinachikan ko kung ano yung mga na-prepare ko na, na-sanitize ko na din, tapos ilalagay ko na siya sa aking makeup organizer o sa aking makeup bag. Ayan. Sana nakikita niya medyo malabo. Para wala tayong makalimutan. Okay. Ayan, kina-check ko lang siya. So guys, ito yung ginagawa ko kapag meron akong kliyente. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga tekniko para wala akong makalimutan. A day before the event, hinahanda ko ng aking mga kailangan at hindi kailangan. So, ito yung aking organizer. Tinatanggal ko dyan yung mga makeup at dun ko pipiliin yung aking mga kailangan. And guys, after kong mapili ang aking mga dadalhin, sinasanitize ko ito using my makeup sanitizer. Kung wala kayong makeup sanitizer, pwede na rin ang alcohol. But make it sure na malayo ang pag-spray ha, huwag malapit. And leave it open for just a minute or two para matuyo yung ating makeup. And here is my makeup organizer. And inside this makeup organizer, may sarili-sarili siyang pouch. Maganda siya kasi lahat ng kailangan mo malalagay mo na dito. Like your lipstick. And then, meron pa siyang compartment sa kabila kung saan nilalagay ako mga hair tools, blower, and plancha sa hair. Meron din akong dalang plastic for my basurahan para sa mga used cotton, tissue, and cotton bags para hindi tayo magalap doon. And dito naman sa kabila, lagayan ko to ng mga makeup brushes. And dito naman sa pouch na malalaki, lagayan ko yun ang mga tools ko sa pagme-makeup. Like my acrylic palette, spatula, suklay, pang-curl, etc. And ang maganda dito, detachable siya para mas madali mo siyang kunin at malagay mo agad sa table mo. So ito na mga ka-network, marami na ako na ilagay dito. Hindi ko alam kung may kulang pa akong ilalagay. Titignan ko mamaya. At ito na yung mga brush ko, na-sanitize ko na siya. 3 days before the event, nalaban ko na siya, napatuyo ko na. And then, sinanitize ko na siya na with my sanitizer. And pabigat na siya ng pabigat kasi meron pa rin akong hindi pa nalalagay. And dito naman sa kabilang compartment, ayan, nakikita nyo, nandiyan naman yung aking hair tools, then yung mga alcohol, and then panlinis sa mukha. Itong aking retouch bag, pag mag-retouch ako sa simbahan or sa reception, daladala ko yan lagi. So, I'm sure na kumpleto na ang aking mga dadalhin para bukas. At syempre, ito pa ang iba kong dadalhin. My telescopic chair, my vanity mirror, my makeup organizer, and my ring light. Ayan siya lahat. Ang bigat niya. So guys, ready na ang aking mga gamit. Nakita nyo naman kahapon ko po siya ni-ready. Alam nyo naman na mabigat yan. And kailangan ng 5 AM na andun ako sa lugar kung nasaan yung bride, kung saan ko siya aayusan. Para hindi tayo mangarag kasi lima sila. Though, hapon pa naman yung kasal. Hey guys, today hinihintay ko lang yung sundo ko para pumunta na tayo dun sa hotel ng bride. So, 5 AM kasi po sa antay-antay lang. And ayun na nga, dumating na aking sundo. Papunta na kami kung saan nandoon yung bride para maumpisa na siyang maayusan. Sana nakaligo na siya. Touchdown. And si bride, oh. Okay, habang naliligo si bride, isi-set up ko na ang aking mga gamit. And done! Tapos na. Ang bilis, no? Pero hindi, matagal yan. Narag ako, promise. And dahil nga pandemic ngayon, kailangan natin magtiis, mag-PPE kahit mainit, mag-face mask. Hindi na po ako nag-face shield kasi wala na akong makikita kung naka-face shield pa ako. At hindi rin ako nag-gloves kasi every now and then naman po, nag-a-alcohol ako kada touch ko ng ibang bagay. Lalong-lalo na kung nag-makeup ako. Check ko lang po itong contact lens ni bride. Guys, ang unang-una nating gagawin before tayo mag-put ng makeup ay linisin ang face. Nalinis ko na yung face niya. Naglalagay na ako ng moisturizer sa kanyang mukha. It's important na nag-skincare tayo bago tayo mag-apply ng makeup sa ating mga client. And syempre, don't forget na i-prime ang kanilang face.
hindi ko kailangan lagyan ng buong primer yung face, only dun sa T-zone at saka dun sa mga open pores na nakikita ko lang. At syempre gagamit ako ng eye lift cream kasi nga dahil puyat siya, kasi excited siya, medyo meron siyang eye bumps. And orange corrector to cover her dark under eye. Then i-blend lang natin maigi and hayaan lang natin siyang mag-set before tayo maglagay ng eye primer and eye concealer. Don't worry guys, nag-alcohol naman ako ng kamay every now and then. And using my beauty finger, i-dab lang natin siya sa eyes. Kailangan huwag madiin. Then, foundation naman. I-blend lang natin maigi using sponge. Siyempre, ang gusto ng bride ay yung simpleng look lang talaga, yung as in natural na natural. Kaya yun lang yung gagawin natin sa kanya. So, ginagawa ko na ang kanyang eyebrows. Guys, remember this ha, huwag niyong ipapatong yung kamay niyo sa ulo nung inaayusan niyo. Kasi yung iba nairita, tsaka pangit siyang tignan. Tsaka minsan nare-rest natin yung kamay natin sa ulo nila, so nabibigatan sila, hindi sila komportable. Wow! Dito naman tayo sa kanyang eyeshadow. Yan, huwag natin bibigatan yung kamay natin ha. And i-blend natin maigi yung ating eyeshadow in circular motion. Guys, huwag tayo makikipagtalo sa kliyente natin ha. Kung ano yung gusto nila, pwede lang tayo mag-suggest kung ano yung mas bagay at mas maganda. Pero kung talagang ayaw nila ng suggestion mo, sundin na lang natin yung gusto nila. Make sure na laging nakasanitize ang ating mga kamay bago tayo humawak sa mukha nila kasi sensitive ang ating face. Ngayon, dinidikit ko na yung kanyang false lashes. Diba? Gusto niya yung simple lang talaga eh. Yung mukhang walang makeup pero meron. Ayan, nag-blush on ako. So, sobrang liwanag nung ilaw ko tapos yung bintana pa maliwanag dito sa gilid. Hindi nakikita masyado yung kulay tuloy ng blush on. Pero mamaya makikita niya yan. Parang wala tuloy siyang blush on. Pero meron na yan. Tsaka nakontour ko na rin siya. Hindi lang talaga siya nakita. Ewan ko ba, sobrang liwanag ba ng ilaw ko? Or sa cellphone yata. Pero mamaya pagkatapos, makikita niyo yung finish look ni bride. Ayan, sa buhok naman tayo. Ayusin natin, simple lang din yung gusto niya. Yung mga ganyang-ganyang style lang. Hindi mahirap ayusan si bride kasi maganda na talaga siya. Maganda yung kutis niya at morena pa. And promise, hindi kita yung makeup niya sa camera ng cellphone ko. Kailangan ko na yata magpalit ng cellphone. Pero eto siya. Ta-da! Ganda, di ba? Eto na, nilagyan ko na siya ng belo dahil hinihintay na siya sa church. Eto na guys, ibababa ko na yung mga gamit ko. Tapos na ako magligpit. Medyo nagpatulong na ako kay kuya magbuhat ng iba para isang balikan na lang. Kasi tignan nyo naman yung hagdan, no? Ang tarik. Tapos ang dulas pa nung hagdan. So, konting pagkakamali mo ng step mo, didiretso ka talaga pababa at masakit yun. At ayan, umabot naman ako sa simbahan dahil malapit lang din naman. Actually, katabi lang nung pinag-i-stayan nung bride. Pero, natagalan ako mag-liquid kaya nung pagpunta ko ng simbahan, ayan, patapos na siya. Normal tayo, hindi mo na makikita ang maraming tao sa simbahan nung pag may kinakasal. Kasi nga, social distancing at limited lang ang papasok sa loob ng simbahan. At ayan, picture taking na, hindi ko na rin na-retouch si bride kasi nagmamadali nga daw si photographer. Pero kasama naman ako sa reception para ma-retouch ko siya. Picture muna tayo sa aking friend. Hi, Jeff! At yan, hindi na masyado naghula si bride, maganda pa rin. Ang sweet naman! So, ayun nga guys, niretouch ko lang ang makeup niya at niladlad ko lang yung buhok niya. Ngayon, kailangan na nilang lumabas dito sa retouch room. So, mga ka-network, hindi madali maging makeup artist pero pag mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap. Kahit binibigyan ka nito ng back
pain dahil sa matagal mong pagtayo at pagbubuhat mo ng mabigat na gamit. At syempre kasama na dyan yung titiisin mo yung guto mo kasi mas gusto mong matapos muna yung ginagawa mo bago ka kumain. At eto na sila sa reception. But don't you worry guys ha, bibigyan nila kayo ng pagkain. At syempre, hihintay mo rin yung bayad sa'yo ng kliyente mo bago ka naman umalis. So mga ka-network, yan ang aking buhay makeup artist sa araw na ito. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood at sana'y nag-inspire kayo lalo na yung mga gustong maging makeup artist. Huwag kayong susuko! Don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses. Mwah, mwah, mwah. See ya. Ingat.